And so let me go back to the archivist in Milan in 1946, in our anniversary of kasamang paliwanag ng buong Ebanghelyo. Dinugtong ng mga panalangin sa Ebanghelyo tungkol sa mabuting balita ng kaligtasan na sinasagawa ni Kristo. Sinasalamin tatlong pangkat ng mga minister at mga apat na ngayon. Dua, Apis na Mabati at Luminos. Ang kalangang pagpapayag, pananampalataya na tinakda sa kanyang awit ng Pinosos ni San Pablo, ang pag-alay ng sariling kamatayan at pagpapayag. Amen? Palakpakan natin ang mga minister. Ang sabi dito, ang pagpapanibago ng Pinosos kay sinasabi ni Atis na Mabisi, ito ang sunod sa pag-abay ng Batikano dito na dapat isagawa ang pag-aaral ng potensyal ng kinagawin ang pagkareligyoso na pinagdalisay at pinayaman ang salita ng Diyos at naging mabisang paraan upang mahihiyag ang mabuting balita at isa katuparin po sa buhay ang ating samayan. Ang debosyon ni Maria, ang mahal na Birheng Maria, at sa mga santo ay dapat nakasentro kay Kristo. Ayan. Dapat daw nakasentro kay Kristo ang debosyon natin. Hindi kay Mama Mary. No? Kay Kristo tayo nakasentro. Kasi pag si Mama Mary natin, kapag si Mama Mary nakasentro, eh sino lang dinigus mo? Si Mama Mary na. Dapat nakasentro kay Kristo. Amen? Palakpakan natin! So, sa pamamagitan nito, nagiging tunay ating pagpapayag ng ating pananampalataya at ang papagkakamtong si Kristo ang makasentro sa ating luhinan. So, dapat ang taglay ng salita ng Diyos bilang ang bahagi ang pagpapayag. May salita ng Diyos. Amen? So, sinulat ng kailan mga Bispo Pilipino na kailangan magkaroon ng panibago sa larangan ng pagtuturo hinggil sa papel ni Maria sa kasaysayan ng kaligtasan ng buhay sa doktrina, Biblia at Julia upang magsupuin ang mga mamamayaning makabumbong pag-iling. Binigyan din nila ang mga mananampalataya ay dapat tayo mananampalataya tayo. Ito ba mga kapatid? Dapat pagpintagalan si Maria dahil sa pag-ibig sa kanya at magpapalaga sa kanyang dagal at hindi mangibabaw ang katanggap ng mga personal na material na kahitutan. Dapat nilang makita ang maharamdan ng mga Kristiyano na nagpapalaga sa katungkulan sa buhay. Kristiyano, sa pamagitan ng higit na pagpapalaga sa pagkikilangok, sa pagdiriman ng Eucharistia sa Linggo. O, ano yung Eucharistia misa? Ano na misa ang paglinggo? O, ay sa ibang uri ng debosyon sa ang mga pampubliko at tinagis na ang pagdiriwang para kay Maria at mula ng Flores de Mayo. O, ang Flores de Mayo na kadalasay na kaugnay sa Santa Cruzan ay dapat iwasan maging mga palabas na sunod sa moda na nag-aalis ng kahulugang espiritual bilang mga panlaliyong pagpapakita ng pananampalataya. Amen! Modern na modern na ang ating Flores de Mayo. May bandilada pa ba? Kinakalaman na namumula sa hanay ng Flores de Mayo. At madalas na yun, modern talaga. Pati yung mga damit nila, siyempre modern. Nakalimutan na lang yung parang yung kinakalaman dito, yung makalumang style na nga yung tawag ko ng Flores de Mayo. Dapat daw gano'n. So, ang ginagawa ni Marquez Pablo Ocorsis ng mahusay na paglalago sa pagpapanibago sa hinihingil panito kay Maria sa kabukuan, sinasabi mga gawain ng pagdala ng Ocorsis sa Maria ay dapat na malinaw na ang kaya.
aspekto sa tatlo ang mga Kristo sa likas ng kanila. Dahil makakabatay ang lahat ng devosyon sa Birhing Maria ay Kristo sa loob ng pagsamba ng simbahan sa Ama ng pamamagitan ng anak kasama ng Espiritu Santo. Inulit na naman, no? So dapat talaga ang ating lalina nakatanay sa Holy Trinity. Ang personal gawa ng Espiritu Santo na palagi nagpapamanalo ng Maria para sa kanyang natatayong bukasyon sa pagliligtas. Amen? Yes. So, narinito naman. So, dapat doon, kapag tayo nag-nubena, hindi ganun yung masayos dito. Hindi lang tayo nag-nubena at kung ang Panginoon sa Kristo kasi sa atin. Pag nag-nubena, hindi lang sa nubena, kasi sa ating buhay, sinasabi dito, ang pagkakawang gawa. Pagkakawang gawa. Ang tulong sa mahihirap, sa mga ulila, sa mga bago. Nag-nubena ka para maibigay yung kahilingan mo, dapat nagkakawang gawa ka. Di ko ba mga kapatid? Nagkakawagawa ka, kasi kapag katulong ka sa iyong kapwa, sa Diyos mo yung ginawa. Diba? Kapag tumulong ka sa bahay mo, nawala, sa Diyos mo yung ginawa. At pagpapangalan ka ni Lord, babalik sa iyong siksik, hindi, at umakapawagawa ka. Amen? Palakpakan natin. Natapos na po tayo sa pito sakramento. Number 1, kumpil. Number 2, kumpil. Nagkaloob ng mga
Kristiyano na tulad ni Kristo ay handang maghandog ng sarili sa kapakanan ng Diyos. Wala tayo, lumpin na rin. Lumpin lang, lumpin na tayo lahat.